Ang mga bangkay na yan na pinoproseso pa ng SOCO kabilang sa anim na nasawi sa magkakaiwalay na police operation sa Negros Oriental. Lima sa kanila galing Giholngan City, habang ang isa naman ay sa Santa Catalina na pare-pareho manong sangkot sa illegal possession of firearms and ammunitions. Ayon sa Negros Oriental Police, lahat sila nanlaban kaya napatay. Iniimbestigahan pa kung ano ang kinabibilangan nilang grupo at kung bakit sila armado. Niwan po kami basta papatay kung hindi naman sila po lalaban sa amin. Katunayan nga po, meron pong isa po natin pulis na tinamaan din sa isang operation at nakatapo ng isang suspect. At buti po, hindi po, nakabest po yung ating pulis. Bukod sa mga napatay, 15 sangkot umano sa illegal na droga at sugal ang naaresto ng pulisya. Sa kulungan naman ang bagsak ng apat na lalaking ito matapos ang magkakasunod na by-bust operation sa Marilao, Bulacan. Ang isa sa kanila, nagpakilala pang dating asset ng CIDG Bulacan. Aniya matagal na raw niyang binitawan ng pagdodroga pero hindi rin napigilan ang sarili at bumalik sa masamang bisyo. Pero paglilinaw niya, hindi naman po ako nagtutulak, gumagamit lang po ako. Ayon sa Marilao Police, may natatanggap silang sumbong laban sa mga suspect kaya inimbestigahan sila sa kanagsagawa ng operasyon. Huwag natin isama yung illegal na droga sa kanilang mga activity. Sa pagsiselebrate natin itong pagsapit ng bagong taon sa 2019, sana naman po, iwasan na natin yung pinagbabawal na gamot na yan. Mariz Umali, GMA News.